Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patuloy tayo naglalakbay kasama si Jesus sa Sareno ngayong panahon ng Kwaresma upang sa pagsunod sa Kanya, patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan, tayo rin ay maging kabahagi ng Kanyang buhay na walang hanggan. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin naming paggawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayin kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nangingiyain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa desyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihatid niya sa bukal ng tubig, gagawa ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibini sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niyang mahalin ng sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Pag-ibig ng Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao.
sa sinumang taong pagtawag sa Kanya, tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilibagnan niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya, ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siyang ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinapakita sa kanya ng Ama at nanggigilalas kayo. Kung papaanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng Ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyariang humatol upang parangalan ang lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig ay nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko.
hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Habang papalapit ng papalapit na ang mga mahal na araw, nakikita na natin, lumilinaw na sa atin, bakit ganoon na lang ang pagkamuhi ng mga kalaban ni Jesus Nazareno sa Kanya. Kung matatandaan nyo, nagsimula tayo nung Linggo, nagpagaling siya ng bulag. Sa halip na matuwa yung mga tao, yung mga Pariseo, nagalit kay Jesus dahil nagpagaling daw siya sa araw ng pamamahinga. Kahapon din, narinig natin, pinagaling niya yung may sakit na ng 38 taon doon sa deposito ng Bethesda na hindi makalapit sa tubig dahil laging may nauuna sa kanya. Kaya nahabag si Jesus sa kanya, pinagaling siya. Ngunit sa halip na matuwa, nagalit na naman yung mga eskriba at Pariseo, yung mga tao sa templo, dahil nilabag na naman ni Jesus ang araw ng pamamahinga. Ngayon, narinig natin, lalong ikinagalit ng mga tao nang binanggit ni Jesus Nazareno ang Ama, na ang Diyos ay kanyang Ama. Siguro sa atin po mga kapatid, natural lang na tawaging Ama ang Diyos. Ngunit nung panahon ni Jesus Nazareno, hindi nila lubos maisip na ang Diyos ay Ama. Sapagkat para sa kanila, ang Diyos kataas-taasan. Ang Diyos ibang-iba sa lahat. Ngunit iba ang nais ipakilala sa atin ni Jesus. Bagamat iba ang Diyos, bagamat kataas-taasan ng Diyos, bagamat makapangyarihan ng Diyos, siya rin ay ang ating mawain at mapagmahal na Ama. At lalong lumala pa nang sinabi ni Jesus sa Nazareno, siya at ang Ama ay iisa. Magkatulad sila ng Ama. Kung iisipin niyo yung naramdaman ng mga kaaway ni Jesus sa Nazareno, parang sinasabing ang kapal ng mukha nito para sabihin niya na siya at ang Ama, siya at ang Diyos ay magkatulad. Nagdiyos-diyosan ba siya? Pero narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, paulit-ulit si Jesus Nazareno na sinasabi niya na siya at ang Ama ay iisa. Kaya ito ang isa sa dahilan kaya siya ipapapatay. Kaya tayo darating sa mahal na araw, hindi matanggap ng mga tao noong panahon na yon na itinuturing ni Jesus Nazareno ang sarili niya katulad ng Ama. Opo, magkatulad sila sa pagka-Diyos. At yun ang pinapaniwalaan natin. Si Jesus, totoong Diyos at totoong tao.
anak ng Diyos. Si Jesus ay Diyos. Marami pa rin mga tao ngayon na hindi naniniwala na Diyos si Jesus. Pero tayong mga Katoliko, pinangahawakan natin ang sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Ngunit mga kapatid, mayroon pang isang dahilan bakit magkatulad na magkatulad si Jesus at ang Ama. Sapagkat ang kalooban ng Ama ay kalooban din ni Jesus. Yun ang huwag nating kaliligtaan. Hindi lang yung kalikasan ang pagka-Diyos, ang magkatulad sila. Higit sa lahat, sa mga darating na mahal na araw, ipinamalas ni Jesus ang buong-buo niyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga matatandaan ninyo, pagdating ng Huwebes Santo ng gabi, nung si Jesus ay nasa Getsemani, nung nakiusap siya, pwede ba yung kopa na ito ng paghihirap ilaktaw na sa akin? Pero anong huling dasal ni Jesus? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maghari. At mga kapatid, tayo rin ay mga anak ng Diyos dahil kay Jesus Nazareno. Siguro, hindi tayo matutulad katulad ni Jesus sa Diyos, sa pagka-Diyos. Pero, pwede tayong tumulad kay Jesus Nazareno na tumupad at sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito rin yung ipagdasal natin, mga kapatid. Kung tayo'y tunay na mga anak ng Diyos, kung tayo'y tunay na mga deboto ni Jesus Nazareno, dapat ang kalooban natin katulad ng kalooban ng Diyos. Kabalintunaan ang sabihin kung ako'y Katoliko, ako'y deboto, ako'y binyagan, pero ang buhay ko malayong malayo sa kalooban ng Diyos. Kapag ang nasusunod sa buhay ko, ako, hindi ang Diyos. Tandaan natin, si Jesus Nazareno ang naghari sa buhay niya. Kaya sila magkatulad ng Ama. Kasi kung ano ang gusto ng Ama, yun din ang gusto niya. Kung ano ang ayaw ng Ama, yun din ang ayaw niya. Tanungin natin ang ating sarili, ang gusto ba ng Diyos, gusto ko din? Gusto ng Diyos, awa, katotohanan, katarungan, kabutihan, yun din ba ang gusto natin? Ayaw ng Diyos ng karahasan, kabastusan, gantihan, kasinungalingan, dayaan. Ayaw din ho ba natin yun? Nawa, katulad ni Jesus Nazareno, masabi din natin, ako at ang Diyos Ama ay iisa. Hindi sa pagka-Diyos, kundi sa Kanyang kalooban. Kaya nga tuwing Ama namin, mamaya, dadasalin natin, araw-araw, dinadasal natin ito. Mapasaamin ang kariyan mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, tingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ang ating tugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan
Naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atinawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat na nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atinawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Sa ating pagsisimba, hilingin natin manahan sa atin ang Diyos Ama. Gabayan tayo sa pagsunod ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak niyang pusong si San Jose, at lahat ng mga banal, si San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan matigas ang aming puso, kapag pinipili namin minsan, hindi ang naayon sa iyong kalooban,
kapag kami nagkakasala at ayaw naming aminin at magsisi. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po. Narito si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Espiritu ng Panginoon, ako'y hinirang niya upang tunggon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalinang nasa dilim sa may liwanag. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon, ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat
na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito, sa inyong tulong po sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo na sa pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno at ang Diyos Ama ay isa sapagkat nagkakaisa ang kanilang kalooban, pag-ibig, pagmamalasakit at gawain para sa ating kaligtasan. Bilang mga anak ng Diyos, tularan natin si Jesus sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
Nazareno, nilulwalhati na.